try nating makalusot. Kung makalusot, edi wow. Alright, good day mga katoto. It's Friday, November, I mean December na pala. December 2. It's Friday, December 2 na. Wow, ilang tulog na lang, Pasko na. Alright, so time check is now 4:27 in the afternoon. At galing lang tayo sa trabaho. At this point of time, mayroon lang tayong pupuntahang daan na isa sa mga road projects dito sa Cavite. At let's try to verify kung ano na pang status sa daan na ito. Traffic. Hanap tayo ng malusutan. Excuse me. Kaya ba? Kaya? Okay, thank you. So itong kanan na ito, ongoing improvement ang daan dito. So didiretso tayo. So ang titingnan nating daan is itong paglagpas ng footbridge. Mayroong daan ditong ginagawa. Titingnan natin kung passable na ba ang daan na ito. Yung nasa right side natin, an ongoing development po yan under ng Evo City. Yan ang global city dito sa Cavite. Particularly dito sa Kawit, Cavite. Ang lawak nito, yan. Ongoing development yan. Alright. So yung daan na titingnan natin ay itong nasa kanan natin. Yung padiretso is going to Cavitex up to Manila yan. Itong nasa left side natin ay papuntang Tansa, Naik, Maragondon, Ternate going south. Ang i-check nating daan is itong pakanan. At lusot ito sa Grand Antel at tagos na rin sa Lancaster. Tara, tingnan natin kung ano na po ang development sa daan na ito. Medyo matagal-tagal nitong ginagawa at titingnan natin anong development sa daan na ito. Buka na pa lang, nabaha na. Okay, let's go. This is my first time na dadaan rito. So yung pinaka center island niya ay puno na ng damo. Puro damo yung nandito sa center island at wala pa siyang street lights. Oh, meron palang kambingan dito, kainan. So, matataas na yung mga damo rito. I think
ito ay dapat din malinis. Hindi natin makikita masyado yung mga sasakyan sa kabila dahil sa sobrang taas na mga damong ito. But possible na yung both sides sementado na. Hindi ko lang alam hanggang saan itong semento na ito. So tutumbukin natin na pinakadulo nito. Nang sa ganun, ma-verify natin ang status ng daan na ito. Okay na siya eh. Kaso lang itong peddamo talaga lang nasa gilid. Ito yung nagpapangit sa daan dito eh. Ang tataas na mga damo. Grabe. Oh. So itong lugar na ito, so stopover lang muna tayo dito. So mayroong ongoing subdivision na ginawa dito. So malamang ito ay subdivision. Hindi ko lang alam kung anong subdivision ito. But maybe part ito ng Evo City. I don't know kung ito ba ay kabahagi pa sa Evo City. Balikan natin konti, check natin. So malamang part pa rin ito sa Evo City. Tanong natin yung tanong tayo. Boss, pwede magtanong? Ano pong subdivision ito? Part ito ng Evo City? Oh, part. Dugtong siya? Okay. Lawak pala nito, no? Alright, so thank you. So itong subdivision na ito, ongoing, nasa gate 3 pala ito. Part ito ng Evo City. Thank you! So kung makikita natin, ito ay gate 3. Alright. Sa tuloy tayo. Yan, lawak nito. Then, gate 2. Wow. Ang lawak ng area na ongoing development. Oh, ito pa. Gate 1. So, sa subdivision na ongoing construction, ay tatlong gate yung ating nadaanan. Gate 1, 2, and 3. So, yung daan na ito ay hanggang dito na. So, basically, okay na ang daan mula dun sa highway hanggang sa lugar na ito. Passable na siya totally. But what is the problem is yung center island ay puno ng damo. So, yung pakaliwa ay going to Poklong. Diretsoin natin yan. At itong pakanan ay papuntang Grand Adel Village. Strictly, no entry. Pero bakit may pumapasok ng mga motor? One way, no entry. Pag tatlo, hindi pwede. Sabi dyan, no? In-try. So, i-try lang natin. I-try natin, try. Kung makalusot. I-try nating makalusot. Kung makalusot, edi wow. So, makipot yung gilid. Hirap sa pagsalubong. Anyway, hintayin natin na, naku, ang laki nito isa. Ang laki. Yan, laki. Yun. Patapos na. At makalusot na tayo. Ang laki nito. Tabi ka, tabi. Ayan, mayroon pa isa.
masagi tayo dyan. Nako. And another one. Another one is coming. Sagi, sagi, abot. Yun, nakalusot din. So, taste-taste lang talaga. Pag natapos naman ito, ay luluwag din ang daan na ito. Alright, so, diretso tayo doon sa intersection ng Kalayaan Hospital. And then, yung kanan, yun yung papunta sa daan na pinanggalingan natin. At yung pakaliwa ay papuntang Lancaster. So, this is part of the growth ng area ng Cavite. And improve ang mga access road dito. Right, so, diretsoin natin ito. At ang lusot nito ay Grand Antel Village. So, nandito na tayo sa Antel Grand Village. Today is Friday. Meron pong food bazaar dito ngayon. Ang food bazaar dito sa Grand Antel Village ay every Friday, Saturday, and Sunday. Wow! What a beautiful view! Napakaganda. So again, as what I have told you a while ago, that every Friday, Saturday, and Sunday, meron ditong food bazaar. At ito po yung food bazaar dito. Ayan, dumadami na sila. The last time na pumunta ko dito, kakaunti pa lang yan. So, bisitahin niyo po ang lugar na ito. Magbubukas yan from 4 o'clock up to 9 o'clock ng gabi. Alright! Time check is now 47 minutes after 4 o'clock. At papasokin na natin ang EPSA Gate 3. Maliligo lang tayo sa bahay saglit. And then proceed sa Dream Homes. May schedule Bible study tayo ng 6:30. Alright, so yan lang po ang ating short ride sa araw na ito. I'm just trying to maximize my time. Lahat ng schedule natin ay ating gagawin. Maximizing our time, well, as much as possible. Bawat oras, bawat minuto ay productive tayo. Don't waste time. Dahil time could never regain. Once na natapos na yung oras na yan, wala na, hindi na pwedeng ibalik yan. Sabi nga, I wish I could turn back the clock, but you cannot turn back the clock because the clock turn clockwise. It will never turn counter clockwise. Yung 4 o'clock ng December 2, year 2022, ay hindi na mauulit yan. Kung uulit man ang 4 o'clock ng December 2, that would be December 2023 na yan. Alright. So, always maximize time. Ika nga, huwag natin sayangin ang oras. Time is gold. Ang kasabihan nga is, time is gold. Don't waste time. So, hanggang dito na lang. Once again, this is JB Moto. Patuloy na nagpaalala sa inyong lahat. Life is too short. That's why, enjoy life. Ride ko to. Ride mo to. Enjoy every day. God bless. See you on my next vlog. Bye-bye for now and see you on my next vlog.